Bakit biglang tumikos yun? Ha? Kaya ba? Tulog tayo, no? Ito ay GI-5. Ayan, yun, nakatayo na yan. Mga tubong bakal ito eh. Ito ang gagamitin namin pang andamyo. Gagamitin tutungan. Dito namin itatayo yan eh. Si babo ng bubong. Itong puno ng kahoy na ito ay puputuli namin. Ito ay natuyo na eh. Hindi na siya sariwa. Patay na itong punong kahoy na ito. Dapat putuli na dahil kapok na. At baka mabali. Baka disgrasya pa. Sampalok ang punong kahoy na to eh. Natuyo na siguro dahil na rin sa katandaan kaya namatay na siya. Nandito siya sa gitna ng bahay na ito eh. Ito siya. Ayun, matanda na itong puno ng sampalok na to eh. Kaya nung itinayo itong building na to, hindi siya inalis. Nilagyan siya ng espasyo para mabuhay itong sampalok. Kaya nung tago siya sa bubong. Sampalok na daw ito eh, nung panahon ng hapon. Ibig sabihin, nakatanim na ito nung panahon ng hapon. Kaya pala napakalaki ng puno eh. Ayan. Itong sahig, hindi sinimento. Nilagyan lang ng bakal para merong design. Ayan. Ang ganda ng tingnan. Para walang madisgrasya kahit maglakad dito sa gilid nitong puno, walang problema. Matagal din napakalabakan ang bunga nito. Ginagamit ang pampaasim sa ulam at yung nahinog na bunga, napapakinabangan din. At saka sa maniwala kayo hindi, marami akong naranasan dito sa lugar na to. Mga nagpaparamdam, ang sabi nila meron daw nakatira dito sa puno ng sampalok na to eh. Mga taong hindi nakikita. Yung bang lamang lupa? Pero mabait naman yung mga nakatira dito. Bali nagpaparamdam lang sila na nandito sila. Kaya ginagalang namin yun. Dito tayo sa ibabaw ng bubong. Samahan niyo ko ha at magtatayo tayo ng scaffolding na gagamitin tungtungan para makarating sa itaas. Siyempre, kailangan din mag-ingat dahil mahirap at mabigat ang trabaho. Kuha ka na. Idudugtungan natin ito. So, yung poste. O, dudugtungan. O, may clear lang. Ibang damon dyan. Ay, nakabanga na.
nakatali sa akin.